Welcome to iProtect Tutorials. So ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano mag-deploy ng Race application sa live using Heroku service. So kung ready na kayo, tara, start na tayo. So una, kunin muna natin yung latest updates na galing kay Niram. So, open tayo lang command prompt. I protect. Protect black. Okay. Okay. Hit pull rebase. Ah, nakuha ko na ata. Okay, nakuha ko na pala. November 11. Okay, so check muna natin kung working to. Okay, baka need ko muna i yan. Tama na ba ang version? Okay. Pindled. Bakit daw? Okay, so may error tayo. Need ko mag-bundle. Bundle install. Kasi may in-install pala si Marvin na bagong gems. So ito. Ito atang pusher. Yan, pusher. Okay, so start tayo ulit. Been there. Okay, so gumagana na. Check natin sa live. Ay, sa live, sa localhost. Oops, need ng migration. So click lang natin tong button na to. Pero kung sa Rails 5 kayo or Rails 5 pababa, type nyo lang Rails DB migrate. Yan. Wala na itong mangyayari. Ah, kailangan ko lang pala. Source lang yan. Yan. Tapos, Rails DB migrate. Para, ito yung manual. Pero pag sa Rails 6, Rails 7, automatic na yung kanina. So, yan. Ngayon, i-push natin to sa live para makita na to online. Gamit ang Heroku service. Una, punta tayo sa Heroku. Heroku. Type nyo lang heroku.com. So, yan. Dapat nakalagin tayo. Pero, syempre, gagawin natin to via command line. So, yun yung requirement para maka-deploy tayo. Pero, dapat nakalagin tayo via command line din also. So, unang step ay Heroku login. Yan. Sabi dito, press any key to open up the browser to log in. So, kung sa inyo, wala, hindi ganito. Like, for example, kailangan pa i-install. Hanap na lang ako, mag-send na lang ako ng link para ma-install nyo muna yung Heroku. Yung Heroku click. Saan kasi naka-install na. Pero, sige daw, check natin muna. Quit ko muna yan. So, install Heroku Cli on Mac. Install Mac OS. Dito sa kanilang Dev Center. Check natin. Kasi sa akin na-install ko na ata. Yan, karan pa. So, yan. Sa akin, ito lang. Ito lang yung ginawa ko kasi brew. Mas maganda kung sama kayo, gamit kayo ng brew. Install brew on Mac. Yan. So, yan. Madali lang yan. Follow nyo lang itong tutorial na to. Ay, yung instructions na yan. Maka-install na kayo ng brew. Pagkatapos niyan,
ito na yung gagawin nyo. Tapos yun na, goods na yan. So, sige, proceed tayo sa Heroku login. Heroku login. Tapos, yan. Press any key daw, sabi ni Heroku, to open up the browser. So, any key daw. Kahit ano. Wag lang Q, kasi quit yun. So, yan. So, login to the Heroku click. Yan. So, ni-require ako ng email at password. So, ipopost ko muna para malagay ko yung email at password ko. Ayan. So, nalagay ko na yung email at password ng aming AppProtect. So, login ko na. Save. Secure your account. Ito, pwede kayo maglagay ng authentication. Two-factor authentication. Like, pwede yung key generator. So, ngayon, later na lang para mag-login tayo. Ayan. So, login. So, you can close this page and return to your key. It should now be logged in. So, close ko na daw. Tapos, punta tayo dito sa terminal. Ayan. Ito naman yung response ni Heroku. Logging in, then login as Apple. So, nakalogin na yan tayo. So, any commands na ng Heroku ay magtitake effect na. So, yan. Clear ko lang. Ngayon, paano tayo mag-deploy? Pupunta pala tayo muna sa... Ay, teka. Teka lang. Pause yung second. Sige. Search tayo kung paano mag-deploy. Para, syempre, nalimutan ko na rin eh. Recap lang. Recap. So, how to deploy Rails. How to deploy on Heroku using command. So, using cli. Yan. So, ito. Sa ano pa rin nila? Devs, ito. Getting started on Heroku with Rails 7. Dahil Rails 7 na version natin. Sundan na natin to. Okay. So, ano sabi? Heroku login. So, ito. Anong step? Create new or upgrade an existing Rails app. Take a lang ha. Ito yung paggawa ng bagong Rails app. Meron na tayo nito. Ito, gem. Ito. Wala pa tayo nito. Bundle lock add platform. Take a lang. Hindi, gusto ko sana pag nag-error bago. Kasi error, ano yan eh. Tawag dito. Mag-complain naman si Heroku once may error na sa deployment para alam natin suggestion. Skip ko muna to, pero isa to sa suggestion niya. Big database. Create a welcome page. Okay tayo dito. Meron tayong Rails app. Okay na yan. Heroku gems. Rails 2 factor. Okay tayo dyan. Tignan ko lang muna. Git init. Deploy. Ito. Dito. Deploy the application to Heroku. Kasi gusto ko mapakita sa inyo kung yung process ng kapag may error, tapos paano ma-handle yun. Yung parang ano ba, from the scratch talaga yung, hindi ka muna nag-setup na kung ano-ano dito. Okay. So, dito tayo sa deploy the application to Heroku. Ito. Stack 20. Sige. Upgrade. Stack. Config. Push zero kami. Sige, ito. Alam ko sa 20 dapat tayo mag Heroku 20, pero sundin natin to. Heroku apps create stack Heroku 20. May issue pa dito sa 22 eh. Sa 20 yung ginagamit.
Pero sige, try natin dito sa tutorial na to. Copyin lang natin yan. Hindi, ganito. Gawin natin. Kung sama kayo, mas maganda gawin yung ganito. Para, ayan. So, clear ko lang. Tapos, copyin natin yung kinapi ko na rin. Paste ko na lang. Heroku apps create stack 22. Enter natin. Tingin natin kung may error tayo. Ayan. So, create tayo ng stack. Okay. So, the Heroku CLI adds Git remote automatically bear setup config. So, Git config. Teka. So, tingnan ko muna kung anong itsura ng doon. So, kasi nakalagin na rin tayo. So, pag yan ako Heroku, ito na yan. Sa dashboard. So, ito yung create niya. Powerful. Ito. Powerful air. So, ito yun. So, ito. Ito yung instance na to. So, yan yung instance na yan, na create. Pero, ayaw ko yung... Paano i-rename? Diba? Mamaya na lang. So, sa ganitong code, mag-create na si Heroku na instance na itong name na to. Pero, pwede ka mag-create ng sarili mo na agad. So, Heroku apps. Sige, try ko ito. Heroku protect blog. Sabi? Heroku apps create. So, kasi yung main name ko na agad. Yung name, makaset tayo ng name. Di ba? Okay lang nga. Heroku apps create. Yung name ng apps. I think dito yun. So, iprotect blog. Tapos, magset na tayo ng stack. Heroku. Hindi, wala nang stack muna. Sige, sige. Yeah. Ayun, creating iProtect blog. Yun, so ito na. Kasi yun yung gusto kong mangyari. Yung kapag lagay ka ng name, yung domain niya, yun na mismo. So, iProtect blog. So, pag i-refresh natin itong, sa dashboard ng Heroku, dalawa na ito dapat. So, yun. So, dito na tayo mag-replace. Hindi natin gagamit yung default niya. So, lagyan nyo na lang agad ng name para yung domain nyo is ito. Actually, available na yan. Pero, may magkaka-error ka lang. I-protect block. So, ito na yun. Ready na agad siya. Pero, wala pang laman. So, default lang to ng Heroku. Okay? So, okay. Let's go. So, dito na tayo. Next tutorial, git config list local grep Heroku. Sige daw, sabi daw, the Heroku CLI adds the git remote automatically. Verify it is set with git config. So, verify lang natin kung tama ba. So, remote Heroku URL, ito yung sa
Heroku URL. Ito nga, git Heroku purple. Ah, hindi. Kasi naka-point siya ngayon sa una natin ginawa. Paano ko yun masaset? So, wala sa instruction. So, maliingit. Pero pag unang-una, yun na dapat. Yun na dapat yung yun na set. Kasi, yun yung una natin in-execute. Pero ngayon, mukhang kailangan pa natin iset ulit yung bagong gawa. Ano. So, paano yun? So, search muna tayo. How to Heroku, how to set remote URL. How to change git remote on Heroku. Tingnan daw muna natin to. Alam ko na yun yung ano ni. So, git remote p. Ito. Heroku git remote. Ito. Heroku git remote a. Ito pala, itong A, pinpoint out nito is yung app. Itong, sige, copy natin to ha. So, ito yung command para mag-change tayo ng remote. Ito, para mapalitan natin to. Yan. So, yan. So, git remote list. Ay, di yan. Ano ba yan? So, yan. Git remote A. Example na. Yung A na yan, tinutukan yung app. So, meaning, yung name ng app na ginawa. So, dito sa atin, I protect blog. So, yun yung isasulat ko. Kung ano yung app na nilagay nyo o nandito, yun yung ilagay nyo sa dash A. Kasi, kailangan yan kapag, yun nga, kapag may mga marami na kayong apps, need nyo na talaga i-point kung saan app yun mag-execute yung command. Kasi sa kali lang, dito sa isang command line lang kayo nag-execute, so hindi alam ni Heroku kung anong app yung pinapoint mo. Okay? So git remote dash a, so I protect blog. So enter. Warning update. Okay, so naset na. So check natin ulit yung command dito. So pag check, ano yung kanina? Ito ba yun? Ayun. Ngayon yung Heroku URL ko ay nandun na sa, nakapoint na sa I protect block. Okay. Yan. Ngayon, ano sunod? Balik tayo dito. Git push Heroku main. Ito kasi main, kasi yung ito yung bag. Ito na yung bagong default branch ng GitHub. So, si Heroku ay ginamit na rin nila. Sa atin, ano ba yung default? Master. So, ito kasi dati. So, kumbaga, yun pa rin yung ginagamit na dito. Pero pwede naman yung main kung yun pa rin yung gusto nyo. Ngayon, ang papalitan natin is git push Heroku master. Dapat nasa directory pa rin kayo ng Rails app ha. So, yan yung papoint nyo. So, git push Heroku master. So, enter. Natin, may error yan. Alam ko may error itong lalabas. Pero, so ganda malaman natin kung ano yan. Heroku building on Heroku stack. Hintayin nyo muna to. Post ko na muna.
Ah, hindi. Fast forward na naman. Yun. Error. Pag may nakita yung pula, so error yan. So, dito naman tayo para makita natin ng ayos. Ano sabi? Failed to install via bundler. Detected SQLite gem, which is not supported. Naka-SQLite pa ba tayo? So, meaning daw yung database natin is naka-SQLite 3. Kasi si Heroku ay supported ay Postgres. So, meron daw SQLite 3. Teka, tingnan ko muna. Tech plug. Gem file. SQLite. Ayo. SQLite. So, naka-SQLite pa tayo. So, yun. Gagawin natin itong Postgres. So, kailangan nyo gawin. Search sa Heroku. Tanggalin ko muna yung ano. Para... Tapos ito, i-close ko na rin. Hindi. Close ko na muna yan. At ito, search tayo, diba? Rails change database to Postgre. So yan, converting. Yan, so ito lang, add nyo lang yung gmpg, tapos install ito, gmpg, tapos run bundle install edit your database yml. So lagay nyo yan. Okay, so gahin lang natin yan. It's very simple. Gmpg. So, kailangan natin palitan. Tanggalin natin yan. Palitan natin ng gmpg. Kasi gamit na tayo ng Postgres. Okay. Tapos, bundle install. Yan. Yan. Solimpg. Okay. Tapos next ay sabi dito, open your config database OML, tapos palitan ng database names. Okay, so punta tayo ulit sa source code, config database OML. So ito yon. So palitan natin yung yan, ang sabi dito. Itong database YML. Ito daw yung adapter. Palitan natin ng Postgres SQL. Postgres SQL. Okay. Sa database name, tanggalin na natin ito. Old. So, database class iProtect plug. Yan. So, development. Tapos, sa test database iProtect plug test. So, production, copy ko na lang ito, iProtect production. So, bawat environment ay magkakaiba ng database. So, sa Rails, merong development environment, test environment, and production environment. So, sa Heroku, ito yung ginagamitin. Sa local, ito yung gagamitin, development. So,
sa test cell development din to, pero magkaiba sila ng database. Okay? Para silang development. Pero ito yung sa browser, nag-check ito sa command line ka mag-check para testing. Yan yung mga automated test. And tapos ito yung sa production sa live. So ito na yung sa Heroku. Ito yung gagamitin natin. So goods na yan. Okay. So kung after change ng database, so balik tayo ulit sa terminal para execute natin ulit yung git push. Ito. Try na. Ah, hindi. I-commit ko muna pala. Kailangan ko at i-commit yan. Git add. Git commit. Change. Database. SQLite 32PG. Or Heroku deployment. So git push Heroku master. So check natin. Tingnan natin. Ayun na, installing PG. So, ano palitan na? Tignan natin. Ano yung susunod na error ngayon? Let's see. Compressing. Ayun. Okay na. Pero hindi ko nakita nag-migrate. Mukhang manual natin gagawin yun. Pero sige. Wala ako nakitang migration dito. So okay na yung deployment. So tingin tayo ulit dito sa instance. So ayun, mag-iba na yung kulay niya. Yan. Click natin. Yun naman ang mapalakihan na rin natin to para mas okay. Yan. So yun. Make build field tayo dito. Succeeded. Win ito. Check natin yung app. Ito open up. Ayun. Gumana na yung raise up natin. Pero may error tayo. Wala bang... para makita natin yan. Punta ka dito sa... Siyempre, dapat... Hindi natin makita kung anong error niya. Dahil alam, hulaan lang natin, di ba? So, si Heroku mayroong logs na tinatawag para makita mo kung ano yung error. So, ang command nun ay... Search na lang natin. Pero, alam ko, Heroku logs. Tapos, dash, dash, take. Tapos, kailangan na-point ko anong Heroku. Heroku app. I protect log. Para makita natin yung error natin. Ano ba yung error natin? Ayun. Ang sabi... Das, ito. Ito yung error. Active record statement invalid. PG undefined table error relation post does not exist. So yun nga. Kasi hindi ko nakita yung migration. So... zero ko hindi nag automatic migrate. So yan yung default ni Heroku, hindi
hindi siya nag-automatic migration. Di ba katulad sa atin, kailangan pa natin i-migrate manually. So, yun yung gagawin natin. Yung command niyan ay Heroku. Ah, once na naka, di ba, nakalagin ka na sa Cli. So, lahat ng commands ni Heroku yung gagamit mo na. Kasi nga, baka nakasync ka na doon kay Heroku. May certain days lang yan para mag-expire. Hindi ko lang alam kung ilan yung days. Pero, ngayon ay nakalagin na tayo. So, Heroku run Rails db migrate. Migrate. So, yung ano doon, yung command kay Heroku, lagi ka magta-type ng Heroku run. Yan. Once na connected ka na kay Heroku, itong Rails db migrate, common na to sa atin, di ba? Pag sa local, gumagana yan. So, ito yung prefix command ni Heroku para maka-access ka sa server niya. So, Heroku run, Rails db migrate. Tapos, syempre sa huli, yung suffix niya is yung application kung saan mo ipapoint yung itong command na to. So, kailangan mo ng prefix command ni Heroku run para ma-execute. Ma-register ay natawag kay, na para to kay Heroku. Tapos, ito yung sa mid command, yung sa Rails na command. Tapos, yung sa last is yung i-point mo kung saan application. So, iprog tech plug. So, magra-run tayo ng migration dito sa iprog tech plug na app. So, yan. Rails db migrate. Ito, running Rails db migrate on iprog tech plug. Yun. Great na. So, yan. Kine-create. Yun. Tapos na. So, sa logs, yun. Nag-create naman. Okay. So, yun na. Dapat alam mo yung logs para pagkita mo. Parang pag-checking ng server logs. Okay? So, pag i-reload ko na to, dapat meron na. Yun. So yan, live na ating site. Wala pa tayong data kasi yung data natin sa local. So manual na lang tayo mag-add niya. Okay? So ngayon, live na yan. So live na ating site. So yun. Ilalagay ko na lang yung mga links na needed natin para dito sa deployment at sana natuto kayo sa tutorial na ito at pwede nyo rin magamit sa inyong mga Rails application. Okay, so hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye.